Ating mga pagbasa ngayon sa kapistahan ni Santa Clara Virgin ay una sa from the book of the prophet Ezekiel. It speaks about the rebelliousness of the people of God, no? That Ezekiel demonstrated digging a hole in the wall, no? And vanish in darkness, no? Para makita ng mga tao ang demonstration ng rebelliousness nila, ang kanilang pagtatalikod sa Diyos, no? At katigasan ng kanilang damdamin na itakwil, no, ang Diyos sa kanilang buhay. And so because of this gesture, no, that the Lord pronounced judgment to the house of Israel, na they will be exiled, no, because of their rebelliousness, no. And Ezekiel the prophet was given the task, no, to communicate this message to the people of God, no. Medyo nakakalungkot lang dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pagsusuway sa Diyos na they were exiled, no, from their place, no. And Siguro, this is also a reminder na para sa atin ngayon na nagbabasa nitong reading from the scriptures, no, to demonstrate also our faithfulness to the Lord. Imbes na tayo ay magiging rebellious, no, we embrace the Lord, no, and patuloy tayong sumunod, no, sa at gumawa ng kanyang kalooban at ipakita ang ating pananampalataya sa Diyos, no. Wag na nating hintayin pa na magkaroon ng image sa ating mga dingding, no, na nagsasabi repent o kaya magsisi ka na sa iyong kasalanan, dahil kung hindi tatagos ka dito sa butas na ito at maglaho, no, sa kadiliman, no. So there will always be prophet who will be telling us, no, to turn towards the Lord, no, and repent from our sins, no, and perhaps this reading today, no, invites each one of us, no, to give our allegiance to the Lord again, no, at sundin, no, ang kanyang kalooban, no, at ipagmamalaki natin ang ating pananampalataya sa Diyos, no. And in that way, no, we are not a rebellious people, kundi tayo ay mga tao na sumasagawa ng kalooban ng Diyos, no, nagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya at sinusunod, no, ang Kanyang kautusan. At higit sa lahat, we are taking delight, no, in our following of God, na nagpapahayag tayo ng Kanyang kaligtasan dito sa sandaigdig na ito, no. So today, kung we should not be rebellious, but tayo ay puno ng faithfulness para sa Diyos, no. And itong ating pagbasa ng sa Ebanghelyo from Matthew, no, nagpapakita din sa atin ang continuous invitation to be forgiving, no, magpapatawad, no, dahil hindi madali magpapatawad. Si San Pedro siguro nagtatanong pa kay Jesus, no, dito sa ating Ebanghelyo, dahil siguro nakapagpatawad siya, no. Lord, how often, gaano ba ako kadalas magpatawad? Is it 7 times only, no? Pero sabi ng Diyos, dinubli pa niya ang 7, no. Gawin mong 77, no. Kung hindi, kung kaya mo pa, gawin mong 777 o kaya hanggang 777 to the last digit, no. Na ibig sabihin yan, ang perfecto na numero ng pagpapatawad, no, that there is no condition for us in forgiveness, no, in forgiving, and it must be perfect, no, because it is gawain ng Diyos na tinuturo niya sa atin at ninanais niya ring gawin at magawa natin sa ating buhay, no. Hindi madali, no, magpatawad, no, dahil kung ano-ano pa, no, ang ating mga emosyon natin na nakakabit diyan, no. But it is actually a sacred duty para sa atin, no. Itong mga numerology na ito ng na sinus na people of God, no, it is more than that, no, para sa atin. Huwag tayong magbilang kung ilang beses tayo magpapatawad. Sabihin natin, magpatawad na tayo kagad, no? Outrightly, no, kung gaano man yung kabigat, no, ang ating nararamdaman,
because to forgive is divine, no? And it is a sacred duty para sa atin because una sa lahat, no, ang Diyos ay tunay ngang nagpatawad sa atin, no? Siya sa ating ebanghelyo, no, hindi na makabayad itong servant, no, ng kanyang debt, no, but in his, no, mercy and graciousness, no, in his love for each one of us, he has given us Jesus Christ, his son, no, at yun pa rin upang bigyan tayo ng pagkakataon na mapatawad sa ating mga kasalanan at burahin kung ano man ang ating utang sa Diyos, no, that we cannot pay with kung ano man na halaga dito sa daigdig na to. Ibig sabihin na, there is always perfection in doing, in forgiving, because yan ay isang gawain ng Diyos, no? At yan ay binibigay pa rin sa atin na maging privilege, no, dito sa ating buhay, no? If you want to be perfect, siguro simulan mo sa pagiging mapatawad, no, mahal sa iyong kapwa-tao, hindi nagbibilang ng kamalian, hindi nagbibilang ng weaknesses, no, hindi nagbibilang kung ilang beses kanyang hindi naging tapat o kaya naging unfaithful sa iyo, no, kundi nagbibilang kung paano ka naglapat ng pagmamahal sa iyong minamahal sa iyong kapwa tao. Because it's doing, no, you are doing it for God, no. Binibigyan natin ng emphasis ito para kayo pa rin ay patuloy pa rin magmahalan at mga tanda ng pagmahalan ninyo sa isa't isa. You know how to forgive. Kaya natin gawin 'yan because ang Diyos una sa lahat ay nagmamahal sa atin, no. So ang pinagdiriwang natin ngayon itong si Santa Clara, ano ba ang connection nito sa pagmamahal o kaya sa pagpapatawad? Connection ay Diyos pa rin. Ang Diyos in radicalism in forgiveness, no, na walang condition kundi may divine nature, may divine bahid, no, may divine element or may divine characteristic. Siguro si Santa Clara nagpakita din nito, no, sa kanyang buhay. She followed the Lord radically, no, ang pagiging radical niya. Dahil hindi ito siya ordinaryo na babae lamang doon sa Assisi, no. She was a woman of from a noble family. She was living a life of luxury, no. At dahil diyan, no, ay siguro na nakita niya, no, na hindi 'yan ang kanyang buhay at ang pagsunod sa Diyos bilang isang mahirap, no, at isang aba na tao ay may kabuluhan pa rin sa kanyang buhay, no. Ibig sabihin na that even with noble people, no, they are still touched by God, no. They were still touched by the message, no, to live and follow God in poverty, you know, and it is only in this way, no, that they demonstrated their love for God, no, in a radical way, no, kahit na siya ay mayaman, iniwan niya ang karangyaan at siya, no, ay nagiging tagapagsunod ni Kristo at nag-akit sa ibang mga tao, na mga kababaihan na ialay ang kanilang buhay sa Diyos, no. Hindi madali na magsuot daw ng habit na yan ng poor clear na yan, no, dahil magaspang daw yan sa skin, no, pero tinitiis niya. At hindi din madali na matulog ka na lamang sa sahig, no, sanay tayo na matulog na sa kama, kung minsan king size pa o kaya queen size na kama, no, kung ano-ano pa diyan na comfort and pleasure, no, ang ating ninanais na ma-experience, no. But siya, ito si Santa Clara ay nag-alay ng kanyang buhay, no. Si walang silbi ito para sa kanya lamang mapakita ang kanyang pagsusunod sa Diyos, no. So ngayong araw na ito siguro marami ang nag-aalay ng mga itlog, no. Bumabaha ang mga itlog sa monasteryo ngayon o kaya sa mga simbahan natin para kay Santa Clara. Kung bakit daw ganyan ang Clara ng itlog. Ayan yung egg white, no. Yan example ng Clara. Pero Clara is also associated with good weather, no. So ang
Kaya nga nagpabadasal sila siguro kay Santa Clara para magkaroon ng mabuting panahon na ninais natin, but most especially a good weather in our faith, no, sa buhay na pananampalataya natin, no, na hindi naman siguro kailangan mag-offer ng itlog araw-araw, mapupuno tayo ng taba niyan at cholesterol, pero kung mag-alay tayo ng katapatan para sa Diyos, no, katapatan ng ating pagsusunod sa Kanya, our life of faith will always be in a good weather because we are offering it for God. No, at nandiyan ang Diyos na kasama natin. He is giving us, no, the necessary graces that we need every day in our life to profess His name para manindigan at sumunod para sa Diyos. No? So, ito ang ating mga panalangin ngayon, no, to make our faith clear and alive and sound, safe and sound through the example of Santa Clara, no? At patuloy nating ninanais na sana hindi tayo mapapalayo sa Diyos at ang ating buhay pananampalataya ay mapupuno ng liwanag, no, para sa pagsilbi sa Diyos at sa ating good witnessing of our faith sa ating mundo ngayon, no? Na katulad ni Santa Clara, tiniis ang hirap, tiniis kung ano man ang mga challenges sa buhay, we can continue to be faithful to the Lord. And in turn, no, nagpapakita na tayo ay nakasama niya sa pagsisiwalat ng mabuting balita ng kaligtasan. With the faith as clear as St. Clare, we can continue to offer it for God at patuloy nating nililinaw ang ating buhay at patuloy tayong lumalapit sa Diyos, which in turn we receive our sanctification. May God bless each one of us.